10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Radiant Team Pick. Dire Team Pick. Oga Magi! Seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. And we are back dito sa ating game number 3. Itong Clutch Gamers versus Detonator. 1-1 nga po mga sir. Nakabawi pa yung Clutch Gamers doon. At ako po si Alo, kasama po si Alec. Kayo po yung maging caster nyo dito sa ating series. At ito na yung pick ng both teams. And so, sa Clutch Gamers, Phoenix Weaver and Ogre Magi. Sa Detonator naman, Undying tsaka Bloodseeker. Oo, and nakita na naman natin itong Ogre Magi, pero nasa kabilang side naman siya ngayon. Kinuha naman ng Clutch Gamers. So, itong Undying Bloodseeker, parang nakita ko to kahapon. Ganyan na magkasama sa lane. Pero okay din naman kasi, ayun nga, kailangan ng Bloodseeker yung dagdag na magpapabawas. I mean, kailangan niya ng teammate. Added damage. Yun, ang babawas sa mga kalaban. Yung mga nag-i-spam, yung laging kailangan tigaharas. Kasi kung masyadong passive, walang damage yung kalaban, di namumula. Hindi masyadong mag-benefit yung Bloodseeker dun sa thirst niya. And eto nga, Undying Bloodseeker, and mukhang yung Bloodseeker dito sa side ng Detonator, mukhang high pick para sa kanila yan. Carry na eto nga si Sandro, hindi na niya kailangan mag-carry sobrang lakas, sobrang right-click heavy, kundi mga gantong hero lang talaga. Dahil ganyan nga, lang talaga binibigay nila kay Sandro. And Boss Alo, salamat sa pagbasa ng shoutout kanina, Team YouTube ako. From Japan, Close Open, shoutout dito. Kaya Close Open, Team YouTube daw na from Japan. Yan yung mga shoutout din sa mga Team YouTube natin dyan. Lagi pong mga nagko-comment dyan, kung ano man yung mga kinakomment. Sa YouTube na ano, dami sa Lupan WXT. Ano, tumitingin ka rin ng ano doon, comment niya. Minsan. Tingnan niya natin kung ano mga comment niya yun doon. Noong mga nakakarang araw, hindi ko natatrack yung ano yung comment eh. Kumbaga, ayoko kasi tumitingin doon, medyo nakakasakit ng damdamin. Minsan may mga cancer na nagko-comment din eh. Oo, ganun talaga. Oop, may parang nag-lag yung ating Dota. Hindi na manood, gumalaw. Pero gumagalaw yan, ayan o. Gumagalaw yung oras eh. Yun itong pinik nila. Ay, hindi na lumabas. Hindi na lumabas. Recon tayo. Lagan tayo mga sir. Sabi, nag-PM daw sa si Mackay. Hindi daw ata nabasa. Radiant Team back. Meron ba? okay. Hindi yan. Ganto lang. Okay lang. And eto na nga po. Oh, hindi na lumabas yung pangatlong hero. Sino yung pangatlong hero dito? Saka pang-apat na hero ng Detonator. Mukhang mabibigla na lang po tayo mga sir. Mukhang apat po na hero versus dalawa yung magiging labanan natin dito. Ang hula ko po yung hero ng Detonator dito. Teka lang ha. Iniisip ko lang. Nakaban yung Lina, nakaban yung Tinker. Sino kaya yung isa nila dito? Sa tingin ko Winter Wyvern eh. Winter Wyvern saka LC ata ito eh. LC. Oo, naka Shadow Blade yung Winter Wyvern. Yung Winter Wyvern po, lumilipad-lipad. Kaya hindi natin nakikita. And then yung LC, naka Shadow Blade siya. So, yun ang tingin ko ha. Yun ang tingin ko. Baka Ricky, no? Pero Winter Wyvern LC, sa tingin ko. Winter Wyvern. Ba't kaya nagbug dito? Nagbug eh. Ayaw lumabas. Pero hayaan mo na. Yung mga tao kasing ayaw magpakita. Huwag na natin hanapin.
Oh, nag-mirano eh. Nakamoonlight Chad. Eh, ba't dalawa lang yung nawala? Eh, kasi yung dalawa, nakikita nung, nung Sentry Wars. Oh, nagpapakita sila sa Sentry Wars. Sabi dito ni Frio Vita, 5v3. Oo nga, mukhang delikado tayo dyan ah. Kulang yung ating hero dito sa detonator. Nadaya tayo ata, nadaya! Sabi ni Close Open, baka may utang boss kaya nagtatago. Uy, wag pwede, ganun. Pwede wag magtago pag may utang. Ano ba yan? Kita nyo yung comment sa akin dito, buti pa yung babae, may game sense. Yung lalaki, nag-iingay lang. Sabi sa YouTube, oh, sakit nun ah. Ayos to ah. Sabi ni Vain Data, speaking of wards, Boss Alo, wala ba tayong wards dyan sa may bintana? Ayun, wala. Wala na yung ano. Ay, lumabas na. Sabi ko sa inyo, but LC. May kulang pa isa, rin. Yung isa, lumilipad pa kasi. Ayan o. Oh, Winter Wyvern. Medyo... I tell you, my friend. Ang galing ko. And Mirana. Para dito sa detonator. So, nako. Parang lugi ata sa mid lane. Ah. Alacrity. Abenur, mag-a-blood. So, blood versus TA sa mid lane. Oh, Mirana ulit si Luciano. Pwede. Hinahanap akong chat eh. Ayan, good morning sa'yo, KYXZ. Yun o, shoutout kay KYXZ o. Mga taga-UAE na viewers natin dito. And, naku. So, medyo okay naman tong naging pick ng detonator. Meron silang Winter Wyvern, which is counter nga sa mga heavy right clicker. And itong CG naman, nag-last pick pa sila ng TA. And itong Legion Commander ni Sam H, pangtanggal dun sa laso. Nitong si Batrider, maganda siya. Oo, strong dispel. Yung press the attack. Press the attack, yeah. And ito na nga po tayo. Game number 3 nitong tapat ng Clutch Gamers versus Detonator. Let's see kung sino ba ang lalamang at sino mag-a-advance sa ating lower bracket. At yung mananalo nga po dito sa series natin, kakalabanin ng matatalo dun mamaya sa series naman ng Fnatic versus Lotak. So, eto na mga sir. Pakilala muna natin yung both side. Dito sa Radiant side, Spartan. Para dito kay Ogre Magi, etong Alacrity para sa kanyang Temporal Assassin, Nico Baby on Weaver, KYXY naman on Phoenix Skylark sa kanyang Batrider. Sa side naman ng Detonator, Luciano sa kanyang Mirana, Ben-Hur sa Bloodseeker, RR sa kanyang Undying, Raging Potato sa Winter Wyvern, and si Savage naman sa kanyang Legion Commander. Wait lang mga sir ha, kuha lang ako ng inumin. Bahalaan muna si Alec dyan. Ah, buti na lang, nag-pause. Ayan, sabi dito ni Vain Data 07, Detonator yan, support PH teams. Yes, sana manalo yung detonator kahit dapat walang bias dito. Pero syempre, meron tayong kanya-kanyang gustong i-support na team. Yan, so nag-pause naman. So, medyo sinwerte. Ha? Tubig, hindi. Okay na. Shoutout sa'yo, ZH Carms. Hindi ko mabasa, ano ba yan? ZH Carms watching from Bahrain. Ang hirap naman ng mga pangalan nyo, ano ba yan? May nagpapa-shoutout, di ko mabasa. Ayan, sabi naman dito ni Dota2Freak, CG ako for this game. And... yan sabi ni Si Yao, sino gamit ni Bimbo? Si Bimbo ay Winter Wyvern. You thought you had me, didn't you? Pause muna, saglit lang.
Dami nang pa shout out, teka lang guys. Ayan, Paul D. Guapo, shout out sa iyo. At saka naman si Jeng Natavio, watching from Dubai, UAE. Ang dami talagang mga taga UAE dito, no. Dami mga OFW diyan. Askarms, Z. As, hirap naman 'yan. And so tingin-tingin muna. Mabilis lang ata tong post na 'to eh. Mabilis lang ba 'yan? So tingin ko mamaya pa 'to eh. So sa side ng last pick Mirana 'yan, 'di ba? Yep, last pick Mirana. So nag-adjust sila eh. Oo, in-adjust lang nila. Ito na naman, nabilitan na naman si Kuya mo Benhur mag Bloodseeker. Pero mas okay naman niya kasi siguro sa Kungka. Mas gamayin niya. Mas gagamayin naman niya siguro. Kesa sa Kungka. Tsaka pag level 6 niya, pwede na kasi siyang mag-rotate agad. Hindi kagaya nung Kungka. Yung X-Mark Torrent tas Ghost Ship niya, hindi pa enough yun. Yes, pupunta po kaming lahat dito, pupunta kami sa ESGS. Ah, akala ko iba yung pupuntahan natin eh. Pero ESGS yan. Pupunta po kami ng ESGS. Pero may iba pa tayong pupuntahan, abangan nila yun. Uy, ah. Hindi ko... Alam, di ba? Saan ba? Basta! Abangan nila yun. May iba kami pupuntahan, abangan nyo. May announcement tayo nun. Sige, abangan ko rin. Hindi ko rin alam kung saan yun eh. Alam mo yun, di mo lang maano. Sana. Oo, kasi medyo nagugutom na tayo dito. Ah! Oo nga pala. Oo, di mo, nasabi ko sa'yo eh. Matatanda mo yun. Wala na wala lang sa isip mo siguro. Oo. Ito naman, dito sa top lane, dalawang lumilipad. Ano, kay Rexy and Skylar. Ah, iniwas nila si ano, si Sandro. Iniwas nila yung Mirana dito sa top lane na masahit nga. Batrider tsaka Phoenix. Ito talaga yung gusto nila yung mga katapat dito, itong Legion Commander ni Sam H. Dahil ito may pantanggal talaga ng buff yung lalo na dito sa Sticky Napalm ni Skylar. Kayang-kaya niya 'ni, kayang-kaya niya nga tapatan itong Batrider. So, solo siya sa top, no? Bakit ganun? Narinig ba ako nun? Hindi naman ako narinig dun ah. Pero ito, bottom lane. Balak dito nga bigyan ng hard time. Ito si Nico Baby. Kaya tinapatan rin din siguro itong Mirana. Oo, oh, tsaka kaya naman. Ayun o, sa pool. Tamang pasimpleng araw lang. Kaya naman kasing tapatan na itong Mirana tsaka Undying. Itong Ogre tsaka... Oo, mas masakit na may harassment na ginagawa dito ng Undying. Ubus talaga yung strength. Suntukan sila ng Undying ng tsaka Ogre eh, no? Oo, yung makunat na Ogre, manglalambot yan. Eh, lalo na ako, itong Weaver na to. 430 lang yung HP niya. Oh, pero on the mid lane naman, Benhur lang ang nabahagya. Si Benhur, ah? Dito, sa last hit. Last hit, kaya Alacrity. Pero on the top lane, ito na si Reggie Potato, papunta na rito. Pero Sam H, gusto niya dito mag-last hit. Ang and, tapang matabang talaga siya dyan dahil sa overwhelming odds. Plus meron din siya namang heal. And KYXY, gusto niyang bigyan. Ito si Sam H, yun nga lang, may press the attack. And KYXY, may pag-trade lang ng damage doon. And so sa laning phase, wala pa naman masyado. Parang match lang, actually. Match lang ng lahat ng lanes. Wala naman talagang yung hindi kagaya ng ibang games na dominate ng isang team yung ibang lanes. Dito naman tingin ko match lang yung mangyayari. Saktuhan lang makapag-farm itong top lane, makapag-farm yung bottom lane and on the mid lane. Kita mo naman, lamang lang ng dalawang deny itong si Benhur. Pero yung last hit naman nila, halos parehas lang. So talaga nakapag-farm lang sila dyan. And RR, ito patuloy lang harassment. It's a Weaver ni Nico Baby. And Luciano, ganun din naman. Napag-farm din naman siya. So saktong-sakto lang. Ito si Nico Baby siguro yung medyo nahihirapan. Eh kasi hindi rin siya masyadong pwedeng umangat. Dahil nga ubus yung HP niya dahil dito sa decay ni Undying. Imagine mo, pag natamaan ka ng arrow,
Malay mo, di ba? Bigla kang natamaan ng arrow, tas na ano ka, na starstorm, tas kung ano. Ayun, pwede siyang mamatay doon. Delikado siya doon. Oh, lalo na kung lambot-lambot ng Weaver na yan. Tsaka matutulungan niya pa si Bloodseeker. Kaya nga, yun pa. Pag bumaba ng sobra yung HP niya. Ito, Samix on the top lane. Gusto nga bigyan dito si KYXY. Nandito na rin si Bimbo para tumulong. Pero level 1 pa lang ito nga si Bimbo at delikado siya dito. Yun nga lang, may press the attack. Ito nga si Sam H. Kaya na mabuhay si Bimbo. Pero uy, sa mid lane, Ben-Hur mamamatay. And Raging Potato will also fall dito sa top lane. And lumamang na po dito yung Clutch Gamers. Hindi ko alam kung paano nakapatay itong Templar na wala pang level 6. At wala rin mutation. Siguro na Psyblade siya doon. Tapos hindi niya in-expect yung damage. May meld na siya, di ba? Siguro gusto niya lumasit. Gusto niya sana lumasit sa kanyang first kill. Pero wala eh. Ito naman yung harassment sa bottom lane. So nagiki-aggressive na dito yung Clutch Gamers. Alam nila na kaya na nilang labanan yung undying dito. While on the mid lane, ayan na si Alacrity. Nakalamang na ako ng bahagya. Ito, tuloy-tuloy ko na. Nasa Highblades na naman siya. Yung deny. Oop, ito si Ben-Hur. Delikado. May burn coming from Phoenix. At mamamatay si Ben-Hur dalawang beses na yan. Sabi nga naman. Ano na yan? Tilted na yan. Hindi pa nga ata kung down TP niya pagkabuhay niya. And Luciano on the bottom lane. Bibigyan din ata siya dito. Naku, may swarm kasi siya. Yan, sakit-sakit niya ni. And Luciano mamamatay din. 4-0. Na. Actually, lamang yung three lanes. Three lanes ng CG. Biglang bumaliktad kanina. Match lang eh. Biglang nagkaroon na ng levels. Naging aggressive na yung mid lane. Nako. Nabigyan na at namatay. Ito si Ben-Hur lang dalawang level beses. Level 4 lang si Ben-Hur. While si Alacrity is level 6 na. Pero ito na naman yung Phoenix na nanggugulo. Ben-Hur, delikado na naman. Talagang binabaog siya rito. And Ben-Hur, pangatlong beses na pong namamatay dito sa mid lane. Lakad gaming na naman yan. Luciano na naman. Parang combination, no? Pag nabigyan si Ben-Hur, dapat si Luciano susunod na rin. Pero medyo ayan. Medyo pangit, pangit na yung nangyayari kasi kahit sabihin natin ilang kills pa lang yun, 5 kills pa lang para sa CG, pero sobrang nakakalamang na kasi imagine mo level 4 tas level 7. Oo, and yung tipo ni Bloodseeker kailangan. Lamang level ka sa, dependent din kasi yung Bloodseeker. Lamang ka sa level, lamang ka sa item, and on the bottom lane, RR. Mamamatay siya rito ang Luciano. Si yung susunod. At double kill para dito kay Nico Baby. Ready Potato. Makakuha naman niya yung kill dito kay Nico Baby. Pero nako, delikado rin siya rito. Yun nga lang, si Spartan magabak na. So nakakuha naman nila yung kill dito kay Weaver. Kaso dalawa yung naging kapalit nun. We thank you nga pala kay Angelo T na nag-gift ng mga saging. Limang saging. Papatay mo na kay Sir Mike. And ito, drums na. Yung Batrider. Mag-almost 7 minutes lang. Drums na po yung Skylark. And ito, si RR. Naku, parang ano to ah. Bakit disaster ah. Oo. And then gusto nila sana nila magpalit ng lane. Ito si Luciano. Nag-TP dito. Psyblades. Pero dito mamay Psyblades. RR na lang daw yung target dito ni Alacrity. Pero Skylark mamamatay sa top lane. Naku, napasobra ka ng tapang. Pero Ogre, nandito, mamamatay si RR. Spartan, saktong-sakto yung kanyang dating. At wala. Uy, muntik na. Muntik na lang tumama, pero hindi siya mamamatay doon. Grabe naman. Lugin-lugi. Ito nga, detonator. Sa point ng game na to, ang hirap para sa detonator. Kasi etong TA, isa din to sa mga heroes na pag nag-snowball, mahirap nang pigilan eh. Lalo ba yung nakalamang early game? Sobrang lamang niya early game eh. Kaya nga, level 8 na siya. Pero ito, nakakuha naman sila na kill dito kay Spartan and Bimbo, munti ka na mamatay doon. Tsaka ang nakalamang din tong CG dahil sa una, syempre napatay ni Alacrity si Ben-Hur. Pero hindi siya tumigil doon. Hindi siya nag-stop doon. Nagpabisita pa siya.
diba? Nagpagank pa siya. Or siguro, decision din yun ni KYXY na talaga tara, bugbugin natin to si Ben-Hur. Oh, and ito, RR naman. Tapos nag-rotate na rin siya. O, nauna din kasi mag-rotate tong si KYXY kesa kay Bimbo. Kaya nga, and ngayon, eto na po. Dire-diretso na po dito. Itong side ng Clutch Gamers. Pero ito naman yung bright side nila eh. Si Legion Commander naman, napag-farm na maayos. So sana may magawa sila doon sa magandang early dito niya some age. Pero mukhang delikado talaga sila dito. Kaso medyo mahirap. Kasi kung papansinin mo, yung first game halos ganyan din yung nangyari. Ang ganda ng naging rotation ni KYXY. Tsaka sa mid lane talaga, yung kahit nung second game, bugbog talaga si Ben. Oo nga eh, diba? Nabugbog siya na nabugbog talaga dun eh. Pati itong game na to, ganun din yung nangyayari. Kaya medyo delikado talaga detonator dito. And kahit ata maganda early dito nung Legion Commander nila, kung wala naman follow-up damage dun sa duel niya, parang mahirap. At eto naman, yung Luciano yung target niya, pero may Moonlight Shadow dito at mabubuhay si Luciano. Pero nako, ano kailangan niya mag-ingat dyan. Anong bibilhin neto ni Sami? Savage, parang mag ayan muna siya dito, evasion. Pero dagger yata yan, kailangan niya lang anuhin. Siguro kahit ano lang. Kasi pag mamatay siya, bibili siya nito. Pero kung hindi naman, magdadagger yan na right na. Ito yung slow RR, TP out, pero Spartan nandito. Ayan yung stun. At Alacrity. Nakakasecure ng kill. And Raging Potato will also fall. Ito yung duel kay Phoenix. Pero enough pa yung damage niyan. At naku, mamamatay naman. Last hit lang si Ben-Hur. Pero hindi ano, hindi nagamit niya ba yung ano? Nagamit niya pala yung rupture niya. Pero hindi ano, hindi nakuha yung double damage doon. Sino po drafter ng detonator? Sabi dito ni KYX si Bimbo. Ito sa mid lane, Templar na set up ng pana. Yun ang magandang bawi. Coming from Detonator, eto na sila ngayon. Spartan yung next target nila. Spartan, mamamatay ba siya? Ogre, medyo makunat. Ang kuya mo, level 5. Sa likod naman, KYXY, oy! Medyo ang asim na nila ang asim dito. Na nila dito. Pero mamamatay pa rin. Ben-Hur, mamamatay ba siya? Nakapag-TP out, napakahusay! And ngayon, KYXY, double kill para dito kay Samage. Eto na yung bawi ng Detonator. Kaya pala sobrang nag-dive sila dun. Kasi lima sila dun. Oo. Lima sila doon at itong Batrider kaka-TP lang sa top lane. Alam nila na walang TP. Ito nga si Batrider. And opening na opening nga naman para sa kanila yon. So, ayun na nga. Mga ilang ganun pa. Medyo makakabawi na sila dito. Pero ito kasi si Ben-Hur. Hindi pa siya makakasama masyado eh. Siguro pag may rupture siya, ganun. Pero kailangan niyang humabol sa items eh. Oo, pero masyado top lane. Masyado siyang mahirapan sa mid. Skylark, yung nabigyan doon, sumobra sa tapang. Ito na yung detonator. Kumakatok na sila dito sa comeback. Oh, medyo nakakabawi na. Bloodseeker, level 9 na. Ayan na, umangat na yung kanyang level. So, isang level na lang yung gap niya dito sa Temple Assassin. Kahit na pangit yung kanyang start. Kaya niya naman bumawi eh. So, etong Batrider, sa ngayon wala pa siyang Blink Dagger. Pag nagka-Blink Dagger pa yan, yan, ma-pressure pa sila ng sobra-sobra. Shadow Blade? Nag-Shadow Blade. Nag-Shadow Blade siya dito. And ito, nakuha yung kill dito kaya Luciano ni Nico Baby. Oop, Shadow Blade, pero spotted dyan. Ito yung stun kay Legion Commander. Delikado si Sam H. Buti na lang, pumasok siya doon sa may tore. At wala nang detection dito. Itong side ng Clutch Gamers at makapag-out siya dyan. Buti na lang, makunat din itong si Sam H. Pero TP, coming from Mirana. Naghahanap dito, ito si Skylark. Detonator. Ano ang gagawin nyo? Nilaso dito si Sam H. Ito na rin yung Phoenix Egg. Mamamatay ata si Sam H kagad dito. Pero meron siyang Shadow Blade. Nakaligtas si Sam H. Pero ito, si RR. Yung tombstone niya, pinapaklang. Wala, parang wala lang. Oo, ito na yung duel. Let's see, may damage ba dito? Luciano, yun, makukuha nila yung kill dito kay KYXY. Napakasakit naman, overwhelming. At mamamatay dito yung tatlong hero ng Clutch Gamer Skylark. Hinahabol din dito, may slow coming from Bimbo. And Skylark, wala ka nang pupuntahan. Oy, bumilis na bagya. Pero mamamatay pa rin siya dyan. So, double kill para dito kay Ben-Hur. Sam H, ang ganda ng kanyang takas doon.
at ang nakapatay pa sila. Ang ganda ng ginagawa ng detonator kasi alam nilang hindi pa nila kayang lumaban na tatlo lang, ganun lang. So, ang ginagawa nila, commit sila lahat. Oo, hinihintay din nila na masyadong mag-dive etong si CG. So, ginagawa nila, lima, nililima nila. Ina-outnumbered nila lagi. And ito, Templar Assassin. Ayun laban nila. Kailangan niya mag-farm eh. Ito yung ginagawa niya. Ito, dagger na nga po siya pero nag-clear siya ng mga creeps. Talagang farm-farm lang muna siya. And hindi ina-expect din si nung Clutch Gamers na ang dami nung detonator doon. Yung detonator doon. Napakahusay naman ng damage ng overwhelming ants na pero, yun. Pero yung ginagawa nila, kahit tingnan mo, parang hindi ganun kalahi yung... Siyempre, hindi ganun kalahi yung impact sa ngayon. Pero yun nga, dahil sa meta ngayon, snowball talaga eh. Parang ngayon yung nangyayari. Paunti-unti, tapos yun, biglang... Gumyaman na sila lahat. Ayun nga. Ito, lamang na nga ng 1K itong detonator. And kita mo naman yung kills natin, nagdikit na. 13-12 ang bigayan dito. Pero Benur, oy, pinansin niya yung kanyang TP. Meron siya dito nga blade mail. Pwede niyang gamitin yan. Pero out na raw dito, sabi ng detonator. May Winter's Curse din. Ito si Reggie Potato kung kinakailangan. Pwede niyang gamitin yan. Benur, ultimate dito kay Nico Baby. Hindi siya makakagalaw. Pero may stun sa Legion Commander. Skylark, sino hahabulin mo? May ano pa, 6 seconds pa para sa kanyang flaming lasso. Alacrity naman yung hahabol ngayon. Hindi natin alam kung sino hahabol, sino hindi. And ultimate coming from Luciano. May detection ba sila? Uy, wala po silang detection. Winter's nice Curse one. Dito kaya Ogre Magi. And Ogre Magi will fall. Tinamaan pa ng pana yung Templar Assassin. Sila pa yung namatayan. Dito, hindi nila alam no kung magpapasok ba sila or hindi. Ang ginawa naman netong CG, nilima na rin. Eh kaso, ang problema dito sa detonator, malayo pa si RR. Oo, so, ayun ito. Na, ito na lalaban nila. Pero napakaganda namang egg. Naku, ubus ata ang detonator dito. Ubus nga sila mga Sir. 3 rows na side ng detonator. Make it 4. And buyback dito si Samix. Makapatay naman yung si Alacrity doon sa overwhelming ads. Pero mukhang dieback ata siya rito. Hindi, lalaban na ang kuya mo, Nico Baby. Lumalaban na po siya. TP coming from Mirana. Buyback na rin. At kailangan na mag-out dito ngayon ng Clutch Gamers. Pero eto si Skylark yung magiging ally doon. So, buyback na ito si Samich and Luciano yung nagastos ng detonator. Dalawang buyback yun, ha? Parang pareho nga nangyayari, first game, second game. Pero dito kasi, medyo nakakabawi sila. Ang nangyari dun sa clash na yun, siguro miscommunication kasi si Benhur wala na siyang HP, pumunta siya ng mid lane. Doon siya na gano'y, nag-regen eh, no? Oo, ayun yung naging ano doon. Kasi kulang silang isa, while etong si lima doon. Saka napilitan sila doon mag-engage na tinamaan nata ng ano. Nakuha ito si Reggie pati jumamp itong si Alacrity. Napilitan siya mag-golden bridge pero dito sa top lane, ito yung duel. Dito kay Batrider and duel damage makukuha ni Sam H. Masyado kayong matapang. Sabi dito ni Sam H, lalaban naman kami in Spartan ngayon. Na-rapture pa siya dito, mamamatay si Spartan. Pero nandito si Alacrity, mamamatay ba si Benur? Ay, nabuhay sa... Dito, press the attack. Napakahusay naman ni Sam H. Makakatakbo rin ata. Bosset gaming talaga dito. Para kay Alacrity, wala siyang mapatay. Gusto niya lumaban, ang lakas ng damage niya, wala siyang mapatay. So, ang kailangan siguro iwasan dito ng detonator, kasi natatalo sila sa clash pag online, pag up yung Phoenix Egg, tsaka yung Batrider Lasso. Mm. Pero pag kulang lagi, itong Clutch Gamers, palag-palag naman sila eh, no? Oo, palag-palag sila. Pero, ayun nga, dapat iwasan nila na meron nun, may Phoenix Egg, tapos Batrider Lasso. Tapos, i-add nun pa yung, ano, yung Firefly. Sobrang sahit sa Clash. Eh, diba, pag nag-Phoenix Egg, masaslow kayo lahat. May slow pa ng Sticky Napalm. Ayun, tapos, eto namang si TA, taga-finish off lang. Ayun na. Mga walang HP. Eto. Dapat si Batrider lang duel, tapos si Phoenix ang cursed. Tapos FFK TA. Parang ang dami mo namang kailangan gawin yung pag ano na. Hindi, kasi pag ganyan, guys, ano na lang yan eh. Parang go with the flow na lang eh. Oo, kung sino yung nandyan. Hindi mo naman kasi pwedeng hintayin lang na
ay ito lang talaga i-duduel ko, ganun. Mm. Nagbabago yan. Depende sa flow ng game. Dapat niya ata i-duel dito yung ano, Templar Assassin. Kasi ito pa lang may damage sa side ng ano, ng Clutch Gamers. Yung Weaver po, magde-defensive item po siya, magli-linken spear. Para lang mapigilan niya na ma-duel siya or ma-rapture. Maganda nga naman yung linken spear item sa mga kalaban niyang hero ngayon. Sabi ni Ain, some H fan since October 24, 2018. So today lang. Halaw naman matagal na. Bago lang. Siyempre, bandwagon na. So, uy, kulang isa yun. Menhur. No? Detonator dito. Ay, ang kape. Naku, pinapatay siya ng malayuan. Pero may cold embrace dito. Menhur, mamamatay pa rin naman. Pero lalaban na sila dito, Alacrity. Ito na yung Phoenix Egg. Kailangan mag-back na bahagya ng detonator dito. Na-stand pa si RR. And RR, siya yung magiging ally sa side ng detonator. Dalawang clash yung nangyayari dito. Jump in yung Templar Assassin dito. Pero, naku, Luciano. Mamamatay ba siya? Radio Potato na matay naman sa kabila. And Luciano! Oy! Na-explode na naman. At ubos po yung detonator dito, mga sir. Full team wipe in favor of Clutch Gamers. Ayun na nga yung egg plus lasso na itong Batrider. Nag-connecta na. Oo, yun. Ayun talaga yung mahirap. Pag meron nung egg and Batrider lasso. Tsaka, mas una kasing nakaposition tong CG eh. Patay kagad si Benhur dun eh. Unang namatay si Ben. Tingin ko wag na sila sa top lane eh. Kasi laging doon yung clash. Pa, ilang clash na. Siguro mga 4-5 na. Laging ano, dalawang trap yun tumama dito kay Benhur. Kaya hindi siya kagad nakapag-back dun eh. Sobrang slow nang nangyari sa kanya. May damage din yung trap. Kailangan ng BKB nito. Ano bang item nito? Ano pa lang? Nako, magyayasha pa siya dito. And ito, Roshan, nakikuha na po. Kasi grabe din yung, ano, yung slow nung, ano, etong Fire Spirit trap sa attack speed, diba? Hindi masyadong makahampas eh. Pero ito, Alacrity, going for Desolator na siya. Malapit na rin niya. Yan. So, binubuhat na naman niya yung team niya sa likod niya. Let's see, saan sila pupunta dito? Benhur, Delegado. Kailangan niya mag-ingat, pero nakaramdam naman siya dyan. NRR, ganun din. Sila yung punterya dito na Clash Gamers. Nasa likod, itong Ogre Magi. Sino may kita nila? Pesto na naman sila na itong CG. Oo, lima yung CG dito sa bottom lane. Nag-aabang lang. And eto na yung Undying na malalaso siya dito. Pinakita na rin yung Blink Dagger na itong Batrider. Pero at least yung... At least Undying lang yung namatay ito. Yun na nga. Plus, pwede rin sila dito makipag-trade. Ayan, tier 1 tower din sa mid lane. Kukunin ng... detonator, pero yung tier 1 tower din nila sa bottom lane, makakukuha naman ng Clutch Gamers. Narinig siguro tayo na itong detonator, no? Kasi, yung CG, nag-react sa ginagawa ng detonator na lagi silang 5-man. Oo. So, ginawa naman itong CG, hindi lang naman kayo pwede mag 5-man clash, o tara, limahin din natin to. So, yun, medyo iwan sa items tong detonator, hindi nila kaya pang lumaban ng 5v5, lalo na nga yung may Phoenix Egg or tsaka ano lasso. So, ang magandang ginawa naman nitong detonator, yung reaction nila doon, nag-try sila muna. Split push muna. Yun na nga. And eto, Gina ulit tayo. 23-17 ang ating score. Almost 20 minutes ng ating laro. 3K network lead lang. Para dito sa Clutch Gamers, ang daming bakbakan nangyari. Pero 3K lang yung lamang nitong Clutch Gamers. Siguro dahil na rin nag-roshan sila. At eto, sa top lane, Skylark, may ispatan siya dito. Pero naku, kailangan niya mag-ingat. At ayun, napa-blink dagger out na nga lang. Dahil nandito na rin si Sam H. Kaya-kaya siya na i-duel niyan. Pero may Sam H siya. May detection ba tong detonator sa supports? Sa supports is, meron naman. Sentry isa. Pero ito yung Skylark, meron na siyang dagger, and itong si Sam H, nag-build na rin ng dagger. Talagang pang-initiate yung ano niya. Build. Siya talaga maunguna dito. Sana may makakuha lang siyang maganda dyan. 28 dual damage para sa kanya. So medyo mababa yan para sa 20 minutes na bakbakan na yan. Hindi niya nakukuha yung ano eh, natatapos agad yung duel. Pero kailangan kasi nila eh, no? Kulang kasi sila sa lockdown eh. Kaya yun ang talagang inaano niya.
dinaduel niya na, pang lockdown na lang. And ito, Nico Baby, meron na rin siya dito ng Lincoln Spear. Skylight naman. Oh. Deso na si Alakutin. Deso na. Nico Baby, Winter Scourge mo. Ay, naku, meron kasing detection eh. Nice patang kagad siya dyan. And Sam H, ito yung duel. Nice. Pero delikado. Etong si Sam H, mabubuhay pa yung Nico Baby. Nakapag-timelapse. And naku, Sam H, TP out. May stun, wala. At makakaalis. Etong si Sam H doon. Good try para sa side ng Clutch Gamers na mabigyan yung counter itong detonator. Pero na may TP kasi eh. At wala lang sila pang disable doon. Naka, ano ba yung pinang-cancel ni Ar? Na-cancel yung... Winter's Curse. Okay. Nag-Winter's Curse muna, saka siya nag... yun. Kasi mas instant yun eh, yung Winter's Curse eh. Pag yung first skill yung ay yung pag second skill yung pinaka-cancel niya, gaganon lang yun eh. So, may delay. Sa akin lang ba or paputol-putol talaga? De, refresh lang. Oh, refresh tapos lang, refresh yung lang. Quality, gawin yung 720p, wag auto. Oh, and ito, Luciano. Nag-TP siya dito sa shrine. Oy, na-duel dito. Yung ogre mamamatay kagad. Pero Luciano, kailangan ata niya mag-back dito. Pulahan siya. Egg. Coming from Phoenix, mamamatay. Ito si RR, lumaban na dito. Ito Clash Gamers, dalawa yung patay sa side ng detonator. Cold Embrace by a Winter Wyvern. Bloodseeker, ano gagawin mo? Ito na Aegis, magagamit. Pero so, naku, kailangan nila mag-out. Nandito na si Skylight, Winter's Curse. Para dito kay Templar Assassin, pero nahuli. Itong Legion Commander at pamamatay si Samish doon. Buti may blink out itong Winter Wyvern. Pero 3 heroes down sa side ng detonator. At magdederecho ata dito yung Clutch Gamers na mag-push. At kumuha ng objective. So 3-4-3 naman. Medyo ano din kasi, medyo pangit din na yung ogre yung na-duel ni Samish. Kasi yun nga, kagaya ng sabi mo kanina, kulang sila sa lockdown. Oo, so after no, wala na silang pan-lockdown sa ibang hero. Yan ito, Desolator yung nga. Yung Sacred Arrow ni Mirana, hindi naman sure magko-connect eh. Oo nga. So, na-burst down naman nila Ogre. So, nagkaroon siya ng dual damage doon. Yung pinakaya okay naman siguro yun. Ayan na, Nico Baby. Ito, gusto niyang bigyan si Ben-Hur dito. Walang pantakas to. Naku, ang sakit naman, Kuya Eddie. Mega kill na din si Alacrity. Yun na, nangyayari dito. So, ang kailangan gawin dito ng detonator, siguro for now, pwede silang mag-split push. Naku. Aro-aro. One more right click. Wala nang kwenta. Wala na din kasing kwenta yung tombstone eh. Wala nang kwenta. Masyado kasi silang nabugbog early game. Eh, etong Undying, pang early game talaga siya. Dapat early game, malas kayo sa lane. Nakabuhay pa ba to? Mukhang hindi na. Wala pa ding Winter's Curse. 8 seconds pa eh. Matadrop niya itong tombstone. Kasi isa pang right click to eh. Or pag normal yung Weaver, di niya na matadrop yan. Pero after nun, nasipana. Nagpana eh. Na-cooldown ata yung... Wala dito mama. Ayan, natadrop naman niya yung tombstone. Kasi pero... Ay, ito yung duel! Doon. Pero may sustain sa Sunray. Mamamatay. Uy, tinigil mo yung sustain. Mamamatay yung Alacrity doon. Pero ubos dito yung detonator. 3 heroes down para sa kanila. Winter's Curse dito sa Batrider. Buyback committed by Sam H. Pero eto na yung Phoenix Egg. Delikado si Sam H. Baka ma-dieback yan. Eto na rin yung Weaver. Nag-timelapse. And Sam H will fall. Ubos ng detonator dito. Raging Potato. Siya yung natira dito sa Clash. Pero nabuhay na itong si Ben-Hur. Pati si RR. Rapture dito sa Phoenix. Kailangan niya mag-back. Pero kita mo naman. Lalaban yan. Blade Bale. Oy, tatakbo. Lalaban, tatakbo. Hindi mo alam kung ano gagawin ni Ben-Hur dito. KYXY. Mamamatay ba? Oy, hindi mo na. Yun, mamamatay na nga po. Pero kailangan na nilang mag-back dyan. And RR. Yan, patay. Pangalawang beses niya nang namatay sa isang Clash. Maganda na sana yung ginawa ni Sam H. Eh. Nahuli niya si TA. After that, namatay eh. Namatay. Oh. So, okay na yun.
pwedeng hindi na siya nag-buyback eh. Parang masyadong nanggigil. Mm. Tsaya yung na-cold embrace din kasi, yung creeps. Iko-cold embrace niya sana dun si Sam H. Ah, creeps talaga yung na-cold embrace. Hindi ko napansin nyo na, pero kita nyo naman, sabi sa inyo eh. Asan na yung pan ni Sam H? Maganda yung ginawa ni Sam H dun, guys. Kasi nahuli niya si TA, kaso nga lang, nag-buyback siya. Pwedeng hindi na eh, kasi wala din yung Bloodseeker dun. Wala din yung... Undying. Diba? Ilan na lang sila doon. Tapos, may Phoenix Egg pa, no? Oo, pinilit nila. Dapat hindi na siguro kung wala Phoenix Egg, papalag sila doon eh. Pero yun na lang, meron pong egg. And ito yung laso. Pinumit na dito kay RR na naman. Patay ikaw ang napili. Another pick up dito. 0-12. Undying. Namatay din pala Mirana doon. Namatay rin yung Mirana doon. And ito, split push muna ulit. Mirana. Sorry nga ako mag-split push kasi wala pa siyang BKB. Kailangan niya yan eh. Kasi kanina, tinitingnan ko, nag-arrow pa siya. Tapos siguro namatay din siya dun eh. Nag-arrow siya. Sobrang bagal ang turn rate. Mm-hmm. Dahil dun sa fire spirits. Tapos siguro nakastiki na ipam din yun. Kaya kailangan niya talaga yung BKB. And ito, Sam H. May ispatan nata siya rito. Nako, Legion Commander, pinapapil siya rito. At mamamatay si Sam H doon. Hindi niya alam na nandun. Wala yun, nag-buyback pa yun. Bako, dieback yun mga sir. 60 seconds, wala yung Legion Commander. Para sa side ng detonator, magdedire-diretso sila dito sa bottom lane. Yung target dito ng Clutch Gamers. Ito yung nakabukas na na pinto sa, para sa kanila. Paano gagawin dito ng detonator? Kailangan nilang spam-spam lang, tapos kailangan talaga nila hintayin tong si Sam H. Pero ito, Winter's Curse, plus yung Beam Hammer, mamamatay naman si Spartan doon. Raging Potato, delikado yung kanyang buhay, Phoenix Egg, hindi na siya mabubuhay dito, mamamatay. Itong Winter Wyvern, RR will also fall, and buyback ang kinumit na dito na itong si Bimbo. Naku po. Maganda sana yung idea na yun eh. Na Winter's Curse plus itong Meme Hammer. Instant lockdown. Pero namatay kagad yung Ogre na Winter's Curse eh. Naku, ito pa. Cold Embrace. Kabay Raging Potato. Pero sinusunog siya dito. Dieback yun. And dinuel. Yung Templar Assassin. Mamamatay ba si Templar Assassin? Namatay si Samage. Alacrity naman, mamatay din naman. At tinamana-pana itong si Skylark. Uy, nasaan yung damage ng SGD? SGD tuloy, yung detonator. SGD kasi pangalan ni Luciano eh. Uy, Nico Baby! Pumalag at namatay si Luciano. Pero Ben-Hur, umuubos na siya dito. Yun nga lang, nalaso. Nabigla yung Batrider dito. At naku, mamatay ba yung Batrider? Aangat, bababa, aangat, bababa. Oy, may pause muna yung Phoenix na DC. Mas maganda yung mga clash ngayon, no? Kaysa mga naunang games. Oh, masakla sa ulo. Tingin ko dapat kasi ginawa ng detonator dito, hinintay na nila si Sam H. Well, etong si Mirana, pwede siya mag-speed push eh. Diba? Wala pa naman siyang BKB. Ang hirap mag-clash para sa detonator na walang BKB tong Mirana. Kasi tingnan mo naman ilan lang HP niya. Tapos ang dami pang pang-slow, ang daming pang-slow na attacks. Wala rin siya nagagawa rito. Oh. Pero yan, Nico Baby mamatay. And nako, patay rin yung Batrider naman. Pero DC ata itong Bloodseeker. Hindi gumalaw eh. Ayan na nga, DC nga yung Bloodseeker. Lock. Kasi yung one normal attack ni Mirana, sobrang bagal eh. Mm. Ito, ano naman na to. Kailangan niya talaga ng BKB. Walang timelapse pero merong Sukuchi. Ayan yung Sukuchi. Mayos patamba dito yung Weaver. Ayan na, Ben-Hur. Takin mo na yan! Naku, nakapagano pa. Sukuchi na naman. And yun po nangyari doon. Ano, apat na matay sa side ng Clutch Gamers, apat din sa detonator. May nag-buyback, wala naman nag-buyback. Nag-buyback dun si Bimbo. Siya yung namatay. Dieback yun. Si Kuya Nick,
Gising na. And Aghanim's para dito sa Weaver. So kailangan niya lang mag-save ng isa. Kung sino may maduduel dito ng Legion Commander, easy time lapse lang para dito sa Weaver. At saka, eto kasing ano, etong sa mga SS yan, si Winter's Curse and si yung duel ni Sam H, kailangan maganda yung mapipili nilang hero. Para sa akin, dapat core yung i-target nila. Oo, pero eto, na-duel. Yung Ogre Magi, mamatay. Pero kapalit nun, si Luciano. And buyback agad yung Ogre. Alam nila na kailangan nilang mag-buyback dito at mag-Roshan. Eto na nga, pupunta sila sa Roshan. Naku. Kailangan mag-contest dito. Walang buyback si Sam H, walang buyback si Bimbo. Tama. Naku, ito na nga. Roshan, kinukuha na po dito ng Clutch Gamers. Walang contest coming from Detonator. And yung hindi Aegis. Hindi nila alam. Hindi nga ata alam eh. And Aegis, mapupunta dito kaya Templar Assassin. Sobrang hirap nito. Sobrang hirap ng game na to para sa Detonator kasi ayun nga, yung Mirana, kailangan niya mag-farm ng BKB pero lagi siyang namamatay. Sa lahat ng clash, mga ilang clash na patay siya lagi. Eh kailangan niya 'yan para makapalag sila kasi yun nga, may leap nga siya pambabilis ng attack speed. Kaso ito namang Fire Spirits, pati yung Sticky Napalm, sobrang grabe yung effect niya. Hindi siya nakaka-normal halos eh. Namamatay na lang siya. And kita nyo na may item niya, 30 minutes. Ito lang, Maelstrom. I'm going for Blink BKB. Kaso, kulang talaga yan eh. Siguro kahit pag BKB siya, yun, magkakaroon siya ng konting impact. Pero yung damage, wala pa rin sa side niya eh. And let's see, anong gagawin dito? Templar Assassin, may Aegis dyan. Nakalinkan na rin pala yung TA. Hindi, nilinkan siya dito ni, ano, ni Weaver. Nilagay lang sa kanya. Ay, hindi, no. Oh, nilinkan na rin. Nag-blinkin na rin pala ito si Alacrity. Pero, uy, konti na yung kanyang buhay, ha? Let's see, mamamatay ba si Alacrity dito? Mata, timelapse pa. Ginamit yung timelapse dyan. Medyo. Naku, medyo tumalong. Pero, let's see, ha? Etong si Aniko Baby. Na-duel. Yung nice. Weaver. Pero, naku, yung Phoenix Tech sa likod. At may stun lahat dito yung Detonator. Mamamatay naman si Aniko Baby. Pero, ubos yata ang Detonator dito. Buyback committed by, Weaver, nag-timelapse na rin siya dyan. Two heroes doon aside ng Detonator. And yung Mirana makakaligtas naman. Pero madedepensahan ng Detonator. Itong rocks sa top lane nila. Kailangan lang mag-regen. Medyo napaganda pa yung nangyari sa Detonator kasi si RR lang namatay. Ito si Sam H namatay rin. Walang buyback. Yun lang. And ito lalaban. Ito nga Detonator. Lalaban si Papa Matapang. Naku, na-stun si RR. And RR, pinapil na naman siya. Mamatay na naman siya doon. Luciano, dealing damage dito sa side ng Detonator. Pero mag-out yung Batrider at hindi mamatay. Ito na naman, jump in forward nung Templar Assassin. Pero nandito na si Samage! And Samage, makakuha ng kill dito kay Lacrity. Sakto-sakto naman nagkaroon siya ng buyback doon. At na-depensahan na naman nila yung Rax. Yun yung pinaka-importante. Balit na lang buyback. Tumaban dito, nag-TP sa shrine, si Ben-Hur. Pero Ben-Hur, na-win na, na ano siya, Cold Embrace siya dito. Nico Baby, pinipilit na patay si Ben-Hur, pero nakapag-shrine at nakapag-timelapse din yung Weaver. Makapag-out ba itong side ng Clutch Gamers? Makakapag-out nga po. Muntika na dun, no? Ay, BKB na ba to? Oh, BKB na. Nagamit niya na nga. So, yun nga yung hinihintay talaga nilang item. And yung clash din, yung huling clash dun sa top lane bago nag-back tong CG, wala na kasing Lasso, wala na ning Phoenix Egg. Eh yun talaga yung nakakapagpahirap sa kanila eh. Oo, and sakto-sakto naman nagkaroon ng buyback bigla si Samage at yun, nakadepensa sila na maganda ron. Pero ito yung Phoenix, napakayaman, meron na siya dito Shiba's Guard and Spirit Vessel. May 90 gold position per minute kasi. Position 4 Phoenix. Oo, ito yun o, pinaka-importante, 90 gold per minute. Ito ba? Meron din oh, 90 gold per minute yung dalawang hero na yan. Kaya sobrang yaman ng mga support. Oy, naku, Ben-Hur, yata yung mahuhuli pero hindi sa mid lane. Si Sam H na walang buyback. Siya po yung nahuli dito pero Winter's Curse. Last Cold Embrace. Si Kaso hindi na eh. Hindi enough yun at delikado yung Detonator dito. Nasa labas sila ng bahay at ubos yata. Ito nga Detonator, Raging Potato, hindi na makakatakas, wala pa siyang Cold Embrace, mamamatay siya dyan. RR yata yung susunod dito, may slow.
Last the Stand, coming from Spartan, and RR. Mabibigyan din siya dyan. So, 3 rows down the side ng detonator. Nag-snowball bigla. Okay na sana yung nangyari dun sa top lane eh. Kaso nagpabawi naman sila. Hindi nila nakita, kahit may ano sila eh. May observer ward sana yung detonator dito sa jungle. Kaso hindi nila nakita yung pag-smoke mismo nitong Clutch Gamers. Oo, at ngayon, biglang-biglang ganun, nakakuha yung bottom rocks. And then, ito naman yung mid rocks. Yung target ngayon ng Clutch Gamers, makukuha rin. And tournament life po ng detonator yung naka... Ano dito, nakataya mga sir. Ito yung una nilang tournament na magkakasama. And mukhang GG para sa kanila. Pero at least medyo mas maganda. Siguro may ano pa, last clash pa. Last clash nga ito, yung naku, Bloodseeker naman yung lalaso ngayon. Medyo makunat nga lang siya, hindi siya mamatay doon. Pero mega creeps na po sila, Winter's Curse dito sa Templar Assassin plus the Meme Hammer. Lockdown kung lockdown, Mirana. Ito na rin, yun nga lang na timelapse nung Weaver. Itong TA, lalaban na naman si Papa. Mamamatay ba si Alacrity dito? Naku, mamamatay nga po siya. Pero RR yung maging kapalit noon. And then ito, napakagandang Golden Brace again by Bimbo. Sustaining ito nga Bloodseeker. Buhay pa rin, napapatagal yung kanyang buhay. Pero ubos yata dito yung detonator. Oy, nag-buyback. Ito na, nabuhay na. Si Sam H na lockdown, na stun, namatay. The winner, winner, chicken dinner pa. Ito nga, Phoenix. And ubos dito yung detonator. Ayan na naman, pumasok na naman si Sinico, baby. Ay, na sana yung nagagawa dito ni ano ni Bimbo eh. Ang dami niyang save. Tapos okay din naman yung okay naman din yung nagawa niyang Winter's Curse doon. Kaso mali siguro yung na target niya eh. Yun kasi nga, mas okay kung yung Batrider yung tinarget niya para siya yung Batrider yung na normalin. Oh, pero dito mo naman si Sparta no nang mamama dito, tatlo yung katapat nila dito ni Nico Baby. Pero nag-aasim sila. Wala naman silang kailangan gawin diyan eh. Wala namang babasagin na eh. Ayaw lang talaga nila mag-back. And ito, Spartan, yung magiging ally dito. Oy, hindi. Tunay na kaibigan na ito si Nico, baby. Ayaw niyang iwanan. Ito si Spartan. Timelapse kita. Ay, hindi. Hindi niya na timelapse. Pero kinuha lang niya yung gem. And Reggie Potato yung target niya. Timelapse sa sarili. Luciano, yung next target. Luciano will fall. Unstoppable by Nico, baby. Inubos niya na po lahat dito. Triple kill para dito kay Weaver. And GG will be called aside ng detonator. Out na po sila dito sa ating tournament. Yung King's Cup. Ito po yung una nila tournament, mga sir na mag-aasama. Maganda yung kanilang performance ng group stage, pero kalukutan. Both teams, no? Ngayon, bagong buong team. Ngayon lang sila nag-participate. Parehong team. Sa mga tournament. So, yan po. Yan, doon po magtatapos. 2-1 para sa CG. Tapos sa mga kalaban naman ng CG, yung matatalo mamaya sa Lotak sa Fanatic Lotak. Nasusunod na po natin game at ang magkakas nun ay si Ishii and Kuya Nick. Mamaya yon. So kami muna ay kakain. Pero kung hindi nyo napanood itong ating series, punta po kayo sa ating YouTube channel, youtube.com/luponwxc. And, yan. So guys, sa darating na weekend, October 26 to 28, huwag niyong kalimutan, nasa ESGS kami sa SMX Convention Center. And punta kayo sa The Armory Booth. Tapos eto naman yung mga shirt designs. Yan o. Ayan. Pati ba itong ano? Itong gantong nasa... Oh, ito. Team WXC. Ito yung maganda. Yan. Team WXC. Yan. Para kasama kayo sa aming team. So, yun po, mga sir. Doon po magtatapos ang ating first series ngayong araw. Clutch Gamers vs. Detonator. Clutch Gamers nga po yung nanalo doon. Na comeback yun, no? Kasi 1-0 agad yun dapat, eh. Nung sa Detonator, eh. Hindi nila natapos agad. Eh, na yun nga po. 2-1. Clutch Gamers po yung mag-advance sa ating lower bracket. At tingnan natin kung sino yung mga kalaban nila mamaya. Ah, bukas na yun. Bukas. Pero yun, susunod na game, Fanatic versus Lotak. Magkakas yan, si Kuya Nick and Ishii. Kami po si, ako po si Alo, and ito si Alec. Out na po kami ngayon. Kain muna, guys. So, susunod na game, babalik kami, mga sir.